What's up guys? Okay, so welcome sa aking vlog number 1. At so, ang topic natin ngayon is paano i-handle once na may mga pinagdaan. Okay, let's start! Good morning. So again, so this is your coach, Joe Maracaso. Okay? So para mag-start na tayo sa ating topics, paano i-handle once na may pinagdaanan kang problema ng mga matindi mong pinagdaanan ng problema. Okay? So bago tayo mag-start, make sure na nakasubscribe ka na sa YouTube channel ko. And of course, click mo yung bottom bell para ma-notify ka lagi sa topic natin. Okay? Start! Okay, so paano ba i-handle yung mga pinagdaanan ng problema once na may matindi kang pinagdaanan ng problema? Kung FW ka or andito ka man sa Pilipinas, makaka-relate ka dito. Okay, start na tayo. Okay, para sa akin, problem, kung pag-iusapan problema, it's a normal kung may problema. Kasi lagi mong tandaan na pag may problema ka, normal yan. Kasi pag wala kang problema, ibig sabihin, abnormal yun. Kaya lagi mong tandaan, the moment meron ka problema, lagi mo lang isipin sa sarili mo, it's a normal. Kasi like, it's ganun talaga ang buhay na meron ka talagang pagdadaan ng problema. Kasi minsan, dadating sa point na may dadating niya isang problema na minsan tuturoan ka, minsan papaiyakin ka na para matuto ka. Minsan may darating sa'yo na isang tao na para saktan ka, hindi ibig sabihin na sinasaktan ka, pero ang totoo is natuto ka lang sa mga experience na pinagdaanan mo. So, kailangan i-handle mo yung emotion mo. Paano i-handle yung emotion mo? Para hindi ka maapektuhan dun sa mga goals mo sa buhay. So, kailangan mo i-handle yung emotion mo para yung mga pangarap mo is hindi maapektuhan. Kasi, lagi mong tandaan kapatid na kung isang OFW ka man, kung dito ka man sa Pilipinas, lagi mo lang tandaan kapatid na ang buhay ganun talaga na lagi mong tandaan na pag the moment na nahirapan ka, hindi ibig sabihin mo, the moment na umiyak sa problema, hindi ibig sabihin mo na binigay sa iyo ni Lord. Ibig sabihin ang pinagkailangan. Ibig sabihin na Lord, para matuto ka, tumayo sa sarili mo pa at the same time, para ma-experience mo. Para pag dumating sa tayo na magkaroon ka ng problema ulit, kayang-kaya mo lang harapin. Okay, kailangan mo lang talagang harapin yung mga problema na pinagdaanan mo. Kasi lagi mong tandaan, ang problema, dumadaan lang yan. May solusyon yan. Kasi hindi ibibigay sa iyo ng Panginoon yan kung hindi kaya. Okay? Yun lang sa akin. God bless. Mabawa.